Okay, panoorin natin ang mga imbensyon ni Nikola Tesla na masabi nating kung ito ay natuloy man, talagang ito ay magatulong sana sa atin, no? Pero ito ay hindi natuloy. Siguro sa may mga dahilan, kaya panoorin natin ang mga naimbento ni Nikola Tesla na maring makatulong sana sa atin. Ito ay batay sa YouTube channel sa Saliksik TV. So, may link sa ibaba. Pwede nyo i-click at panoorin ang kanilang YouTube channel. At huwag din yung kalimutan ang pagsuporta sa aking munting channel, ang Aralpan TV. Okay, simulan natin. Number 10, Warden Cliff Tower. Alam mo ba na ang isa sa pinakaunang wireless transmission station sa kasaysayan ng ating planeta ay dinisenyo at ginawa ni Nikola Tesla? Ang station na ito ay tinatawag na Warden Cliff Tower na ipinatayo ni Tesla sa New York. Ibig sabihin, siya ang unang naka-imbento ng tower. Yung mga tower natin na ginagamit ngayon, yan ay design mula sa isipan ni Nikola Tesla. So siguro itong tower na naimbento niya ay magamit talaga kung ito ay napunduhan pa. Pero yung konsepto niya na pagdating tower ay talagang ni-exist ngayon, ginagamit ng tao ngayon. ...ng bansang Amerika mula 1901 hanggang 1902, kung saan ang tower na ito ay nakadesenyo para maging istasyon sa pagpapasa natin ng mensahe sa ating mga mahal sa buhay, kagaya na lamang ng mga signal tower sa kasalukuyan. Pero sa kasamang palad ay hindi tuluyang natapos ni Tesla ang proyekto niyang ito. Dulot na katulad ng iba pa niyang mga proyekto na ating pag-uusapan sa videong ito ay hindi gaanong pinopondahan ang mga ginagawa ni Tesla sa kadahilan ng noong mga panahon na iyon ay marami pang hindi naniniwala sa mga disenyo at invention niya. Kung kaya't noong 1917 ay ipinag-iba din ng mga otoridad ang Warden Cliff Tower. Kung kaya't... So yan ang masakit sa isang inventor. Dito sa Pilipinas, ang daming mga inventor na nakinbento ng mga bagay na talagang magamit in practical ways, pero siguro hindi nila ipakita sa publiko o sa pamahalaan kasi baka hindi ito aprobahan ng pamahalaan. Lalo na yung nakainbento ng machine na mag-produce ng hindi tawag na plasma na mari ka nang magkaroon ng kuryente na hindi ginagamita ng generator, no? So ito sana ay hindi matulad sa mga invento ni Tesla. Okay, continue. At walang nakakaalam kung gagana nga pa talaga ito kung sakaling nabigyan lang si Tesla ng sapat na pondo. Bago tayo magpatuloy sa ating listahan, ay gusto ko munang pag-usapan natin at makita mo ang larawan na ito na sinasabing nagpapakita raw ng isang invention ni Tesla kung saan makikita sa litrato ang isang kakaibang bagay na mas kilala natin sa tawag na robot na talaga namang imposibleng magawa noong mga panahon na nabubuhay ang inventor. Pero dahil sa si Tesla ang isa sa pinakaunang nakaisip sa konsepto ng wireless devices, ay hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi niya naisip ang magdesenyo ng wireless na device na nakahugis sa isang tao. Kung kaya't kasalukuyang wala pa rin nakakalam kung totoo nga bang gumawa si Nikola Tesla ng robot kagaya ng nasa litratong ito na posibleng hindi na rin mabigyang sagot pa ng kahit na sino. So kung ganito, siya ay nag-imbento ng robot, ibig sabihin, yung mga robot ngayon na na-imbento ng tao ay design pa rin galing kay Tesla. Baglasing tao talaga si Tesla, talagang gifted siya, genius. Number 9, Thought Camera. Thought Camera. Sa dinami-rami ng mga ginawang invention ni Tesla, ay sigurado ako na ang kakaibang camera na ito ay ang isa sa pinaka nakakagulat sa lahat. Sa kadahilan ng ang invention na ito na tinatawag ni Tesla na Thought Camera, na naisip niya taong 1893 pa mula sa kanyang ginagawang eksperimento ay naglalayo na kuhanan ng imahe ang iniisip ng isang tao. Sa kadahilan ng napag-alaman niya na sa tuwing nag-iisip at inaalala ng maraan ay lumalabas daw ang mga imahe na ito sa retina ng ating mga mata na maaaring makuhanan gamit ang isang special na camera. Nasa kasamang palad ay hindi na natin malalaman pa kung posible ba. Sa kadahilan ng ang proyektong ito ni Tesla, hindi niya nagawa
dahil sa kakulangan ng pondo at dahil sa kakailanganin yung pag-eksperimentuhan dito ang ilang mga tao na hindi may tatangging hindi binigyan pa yung tulot ng gobyerno. Number 8, Radio Controlled Ship. Taong 1898 ay merong naimbentong isang kakaibang device si Tesla. Talaga namang gumulat sa buong mundo noong mga panahon iyon. Sa dilanang ang device na ito ay ang tinatawag niyang Radio Controlled Ship na noong panahon na iyon ay ang isa sa pinakaunang uri ng radio controlled object sa mundo. Ito siyang naging patunay na kaya nating mag-control ng mga devices nang hindi gumagamit ng kahit na anong well. Na talaga namang bumago sa paniniwala ng publiko sa kaya nating gawin sa larangan ng teknolohiya. Ang radio-controlled na disenyong ito ni Tesla na ginawa niya sa itsura ng isang maliit na barko ang siyang nagsimula sa pagka-invento ng iba pang mga device at sasakyan na kayang tumakbo nang hindi ginagamitan ng kahit na anong wire na nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang mga imbensyon at disenyo ni Tesla pagdating sa pagpapaunlad. Maging sa transportation o maging sa communication ay talagang na-invento ni Tesla ang isang bagay tulad na ang nasa video. Sa teknolohiya ng ating planeta. Number 7, Seismic Machine. Seismic Machine. Kasabay ng pagpapakilala ni Tesla sa radio-controlled ship sa masa, ay inilabas din niya taong 1893 ang isa pa niyang disenyo na kaysa nagpamangha sa mga tao ay labis na nagbigay takot sa publiko. Sa kailanang, ang ginawa niyang device na ito na tinatawag na Seismic Machine ay kaya rin maglabas ng enerhiya kagaya ng salindol na nagdulot para yumanig ang paligid ng bahay ni Tesla nang una niyang subukan itong gamitin. Pero dahil sa natuklasan niya na mapanganib ang paggamit dito, dulot na kaya nitong masakin ang lahat ng struktura sa kanyang paligid ay agad itong pinagahampas ng martilyo ni Tesla hanggang sa masira. Pero kahit nagaano pa kapanganib ang imbensyong ito ni Tesla, ay meron pa rin mga eksperto ang gumagamit nito. Hindi para maghasik ng gulo, kundi para mapag-aralan ang mundo sa kadila ng magagamit ang seismic machine para maimbestigan ang mga properties ng bato at lupa kung paano sila gumagalaw sa tuwing may lindol. Pero dahil hindi mainam na maghintay na lamang ng lindol ang ating mga eksperto para magawa ang pag-aaral na ito, ay binili na lamang nila ang disenyo ito na Tesla at ginamit para mas mapaayos ang kanilang pag-iimbestiga pagdating sa ating planeta. Ibang klase. So isa sa kanyang na-invento ay ginamit ng tao ngayon para gamitin sa pag-aral pag-aralan yung planeta natin. Talagang genius itong si Tesla. Number 6, artificial waves. Ang susunod na imbensyong ginawa ni Tesla na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang hindi niya pinangalan ng device na naglalayong gumawa ng artificial waves na sinasabing dinisenyo ni Tesla para maging pangontra sa digmaan na hindi may tatangging madalas na maganap noong panahon na nabubuhay siya kung saan pipigilan ito ni Tesla sa pamamagitan ng paglalagay niya ng radio-controlled bombs sa kaligitnaan ng ating karagatan na mapapasabog niya ng ligtas sa malayuan kung saan ang pagsabog niya ito ang siyang gagawa sa dambuhalong mga alon na magtataboy sa mga barkong pandigma ng ibang mga bansa na kung sakali mang hindi tuluyang mapapatigil ang labanan ay magdudulot naman ito para mapalayo ang mga sundalo sa lupa at hindi sila makapasok sa teritoryo ng tinitirahang bansa ni Tesla. Number 5, Wireless Energy. Alam mo ba na si Nikola Tesla ang pinakaunang gumawa ng system na una sanang magiging daylan para makapagpasa tayo ng wireless na kuryente? Ito ay dahil sa noon pa man ay meron ng teorya si Tesla na sa tuwing tumatama ang kidlat sa ating planeta ay nagdudulot ito para umalat din sa buong globo ang enerhiya ng kuryente. Kaya't pwede nating ituring isang dambuhalang conductor ng electricity ang mundo. Kung sakali mang mapatunayan at maging totoo, ay magdudulot para makagawa tayo ng walang hanggang kuryente na sinubok na alamin talaga ni Tesla kung kaya't nagpatayo siya ng isang laboratorio sa Colorado para mapagawa niya ng kanyang mga eksperimento. Pero agad din itong ipinatigil ng gobyerno sa kalila ng nagdulot ang ilan sa mga ginawa ni Tesla para mawala ng kuryente ang buong syudad. Na siyang nagdulot para magreklamo ang mga tao at hindi na ipatuloy pa ang kanyang ginagawang eksperimento kung kahit kasalukuyang wala pa rin nakakalam kung totoo nga ba ang teorya ni Tesla
patungkol sa enerhiya ng ating mundo na posibleng matagal-tagal. So, ang naging naintindihan ay gusto ni Tesla na kapag tumama ang isang kidlat, mayroon itong bagsakan na generator na doon ay malaking generator na doon ay imbak yung kuryente galing sa kidlat at maring gamitin sa buong mundo na panghabang buhay, no? Hindi naubos. Pero siguro hindi ito nabigyan ng pagkataon ng mga tao noon kasi mapanganib, so wala, hindi pa rin natuloy. Ngayon pa ng panahon ang magdadaan bago tuloy yung masagot ng publiko. Number 4, Teleforce. Ang hindi pagpabor ni Tesla sa kahit anong digmaan ay nakuha niya sa kanyang ama na siyang nagdulot para gumawa ang inventor ng napakaraming mga disenyo para lamang mapatigil ang mga labanan na ito, kung saan ang isa na rito ay ang Teleforce na kayong maglabas ng pwersa na posible raw pumatay sa 10,000 mga sundalo ng sabay-sabay sa layo na 4,000 kilometro sa kadila ng gagamit ang device na ito ng ion beam na mayroong 100,000 watts na lakas na nangindilan para tawagin ito ng ilan bilang death ray. Dahil sa simpleng paggamit nito ay kaya na lang kumitil ng libo-libong buhay ni Tesla. Na siyang nagdulot para hindi siya pondohan ng gobyerno dahil maliban sa takot na kayang gawin ng device na ito, ay sadyang mahal rin ang magagastos para lamang ito ay mabuo. Pero may isang organisasyon ang bumili sa disenyong ito ni Tesla. At ito ay ang Soviet Union. Na kahit pa walang patunay na nabuo nga talaga nila ang disenyo ni Tesla, ay hindi may tatangging mas malakas naman ang kanilang pwersa sa pakikipagdigmaan kumpara sa ibang mga bansa na posibleng maging pruweba na nakatulong sa kanila ang imbensyong ito ni Tesla. Number 3, Ozone Generator. Kahit pa noong nakarang siglo noong mga panahon ni Tesla taong 1906, ay sadyang nag-aalala na ang mga tao at ang mga eksperto sa unti-unting pagnipis ng ozone layer ng ating mundo. Sa kadila ng sadyang uso noong mga panahon na iyon ng mga factory na naglalabas ng makakapal na usok na siyang nagdulot para bawuin ni Tesla ang bawi ng invention na ito na kung tawagin ay portable ozone generator. Dahil sa pwede itong gamitin ng kahit na sino para malinis natin ang hangin ng ating planeta. Pero sa kasamang palad ay agad ding ipinatigil ng mga otoridad ang pagbebenta ng imbensyong ito ni Tesla. Sa kanila nang napag-alaman na kahit pa nakakatulong ang ating ozone layer sa pagprotekta sa ating planeta mula sa mga ultraviolet rays, ay nakakasama naman sa ating kalusugan ang madalas na paghinga nito. Kung kaya't minabuti na lamang ng gobyerno na huwag nang pagamitin ng ganito ang publiko. Pero ang makina para sa portable ozone generator ay hindi agad tinapon ng mga eksperto. Sa kanila nang napag-alaman nila na pwede rin gamitin ito para maalis ang pollution sa tubig. Kung kaya kahit na hindi naman ito ginawa para dito ay marami pa rin natulungang tao ang disenyong ito ni Tesla na hindi may tatangging unti-unting tumulong para malinis at mapasaayos natin ang kalagayan ng ating planeta. Number 2, aircraft. Klase aircraft. Yung aircraft natin ay may disenyo na si Tesla noon, hindi lang nagawa. Unang may imbento ng Wright Brothers ang kanilang imbensyon na kasalukuyang may hawak pa din sa titulo sa pagiging pinakaunang aircraft sa kasaysayan ng mundo. Yung maraming may imbento ang sinubok din na gumawa nito. At ang isa na rito ay si Nikola Tesla na naisip na kaysa gamitin ang aircraft para lamang makalipad ay na-teorya niya na pwede rin itong gamitin para magsilbing transportasyon para sa mga tao. Kung kaya't noong edad na 72 ay natapos ni Tesla ang research niya patungkol sa invention na ito, na sa kasamang palad ay hindi niya natuluyang nagawa noong siya ay nabubuhay pa. Ang konsepto ni Tesla para sa pinakauna sanang aircraft transportation ay patungkol sa isang sasakyan na mayroong itsura na parang pinaghalong helicopter at aeroplano na kahit pa hindi niya nagawa noong siya ay nabubuhay pa, ay nakatulong naman ang konseptong ito para may imbento ng mga eksperto ang kasalukuyang tinatawag at ginagamit nating aeroplano. Number 1, Supersonic Airships. Ang pinakauling imbensyon ni Tesla na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang tinatawag niyang Supersonic Airship na dinisenyo niyang lumipad at gumalaw nang hindi kinikailangan ng enerhiya mula sa mga wires na nakakonekta sa lupa. Kung saan ang sasakyan niya ito ay sinasabing kaya raw lumipad sa taas na 10,000 kilometro sa ating kalangitan
at tumakbo sa bilis na 1,000 milya kada oras. At dahil sa gagamitin ito ang konsepto na ginawa ni Tesla patungkol sa wireless energy, ay magdudulot ito para walang hangganan ang paglipad ng sasakyan. Sa sumupalad ay noong mga panahon ni Tesla ay imposibleng ipatupad ang konsepto na ito. Kung kaya't kahit pa nakamamanga ang disenyo niya patungkol rito, ay hindi na patunayan ng kahit na sino kung gagana nga ba talaga ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga sekretong imbensyong ito ni Tesla, ang ngayon mo lang din nalaman. I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Okay, so yan ang 10 na imbento ni Tesla na yung iba ay ginamit hanggang ngayon pero yung iba hindi dahil takot sila, no? So sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon mula kay Saliksik TV. Huwag kalimutang mag-subscribe sa kanyang channel. At sa aking munting channel din ay magpatuloy kayong manood at mag-subscribe para sa sunod pang pagkataon ay mag-download naman ako ng ganitong mga informative videos. So sana ay huwag niyong kalimutang click din ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Tulungan niyo ako na makuha uli ang 4,000 watts hour para may balik ang aking mga ads. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.